Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Naging saksi ito sa isang madugong labanan na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng mundo. Kristiyano laban sa Muslim. Muslim laban sa Kristiyano. Ano ang sinimulan nito? Kayo ay magiging saksi sa digmaang nakatatak na sa ating kasaysayan. At ito ang krusada. Krusada. Siguro mga second year yata ako nung napag-aaral ko. Mga panahon din. Krusada. Sa pagkakaalam ko, nangyari yan centuries ago. Nangyari siya mga 8 beses. So, bali, within the history, nagkaroon na 8 na krusada. Alam ko marami pa sumunod dun eh, pero yung 8 na krusada, yun yung pinaka-tumatak talaga sa history. Doon, nangyari yung war sa pagitan ng Christian at ng mga Muslims. Dahil sa inis ng piso. Ang dahilan kasi ng Christians, gusto nilang mabawi yung holy land na kinuha ng mga Muslims. Bakit nga pa kinuha ng mga Muslims? Kinuha ng mga Muslims, inatake nila yung Jerusalem at kinuha nila. At ayun, nakuha nila yung mga batang nandun. Kaya doon na nangyari ang krusada ng mga bata. Pagsapit ng 7th siglo, sinakop ng mga Muslim ang Jerusalem. Hinayaan ng mga Muslim na magtungo at sumamba ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Ang kondisyon ng mga Muslim sa mga Kristiyano ay sumunod sa mga batas at magbayad ng karampatang buwis. Pinalitan ng mga Seljuk Turks ang mga Arabing Muslim sa pamamahala ng Jerusalem at sinalakay nila ang Imperyong Byzantine. Humingi ng tulong si Emperador Alexius I kay Santo Papa Urban II na magpadala ng hukbo na magpapalaya sa mga lupaing nasakop ng mga Muslim. Sinang-ayon ng ito ng Papa dahil sa kasagutang niyang ibalik sa mga Kristiyano ang banal na lupain. Pinimok ni Santo Papa Urban II ang mga Kristiyano na magkaisa upang mabawi ang banal na lupain mula sa mga Muslim. Naging madugo ang labanan dahil siyempre ang pinag-uusapan niya ay paniniwala at pananampalataya. So kapag ganun ang prinsipyo sa buhay, siyempre magiging marahas. Sa unang krusada, naging matagumpay ang pananakop ng mga Katoliko laban sa Muslim. Sa di inaasahang pangyayari, sumalakay ang mga Muslim sa Jerusalem at nabawi rin nila ito agad-agad. Ang ikalawang krusada. Si Saint Bernard, Haring Louis VII ng France at si Conrad III ang nagsanib-sanib ng puwersa upang mabuo ang ikalawang krusada. May nakalaban silang grupo at yon ang Turkong Seljuk na nahawakan ang Edessa. Ang tatlong hari ay di nagtulungan. Kaya't nang walang ano-ano'y hindi sila nagtagumpay sa kanilang laban. Ang ikatlong krusada o ang krusada ng mga hari. May tatlong hari ng krusadang ito. Si Haring Richard I ng Britanya, si Haring Philip Augustus ng Fransya,
at si Emperador Frederick Barbarossa. Isang araw, nalunod si Emperador Frederick Barbarossa, kaya't nag-away ang dalawang haring natira. Ngayon, may napapabalitaan na nangaagaw ng trono si Sultan Saladin. Ang ika-apat ng krusada na inilunsad ni Pope Innocent III. Isinanay ang mga kabalyero at isinalang sa labanan. Nang nagwagi, tumiwalag ang mga kabalyero dahil alam nila na kaya na nila ang sarili nila. Nang nalaman ng Papa, agad-agad niya itong hinatulan at iyon ang ex-komulgado. Hindi pwedeng isa lang. Kasi yun ay yugto-yugto ng ano, ng makikipaglaban. Kasi kapag isa lang yun, madali natatapos, di ba? So dahil iba-iba yung namumuno, kailangan iba-iba rin, yugto-yugto rin yung mangyayari. Hindi pwedeng isang lado na laban. Maraming pinagdaanan ng krusada. Binigay na nila ang kanilang makakaya. Inalay nila ang kanilang buhay upang mabawi ang Jerusalem. Kami ang ikalimang grupo at ito ang aming dokumentaryo. Kailanman sa aking